inyong lahat. Welcome sa Mini Lessons. At nandito po tayo sa episode 4 ng ating Encourage series. Ang series po natin ito ay ginagamit natin na sana ma-encourage ang mga tao, ma-discover ang kanilang God-given talent at nang makaanwal na rin sila sa buhay at makabangon sa nangyari sa ating pandemic. Yan. Kaya naman, nandito sa aking tabi ngayon, another good friend, oo, si Kenneth Dreyfuss. Oh, yes, yan. Hello po sa inyo lahat na nanonood po ngayon. Mm-hmm. Matagal na po kami magkasama ni Kenneth sa tourism. Nakita ko rin ang kanyang pag-evolve, yes. Diba? Parang Pokemon na. Oo. Kasi diba, Kenneth, nagkakilala tayo talaga. Nandun ka pa sa isang company na hindi naman talaga related. Oh, yes. Before po nasa pharmaceutical company. Doon po ako nag-work tapos nakahiligan ko lang dati yung photography. Oh, yes. Ngayon po ay siya isa na siyang professional photographer na talaga namang you can say na ito na yung passion. Yes po. Talagang after ilang years talaga ng pag-search ko sa sarili ko. Oo, talagang may searching na naman. Oo, kasi dito ang dami kong ginawa sa buhay. Oo. Na hindi rin alam ng maraming tao. Oo. Sobrang dami kong ginagawa sa buhay, pero hindi ko matagpuan kung saan ba talaga yung gusto ko. Oo. And then eventually, ito na. Parang inireveal na sa akin ni God na, ito na yung para sa'yo. Mm-hmm. Paano nireveal sa'yo? May friends ba na ginamit? Or... Kasi dito parang, yun yan, nabanggit ko, ang dami kong ginagawa, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong kung ano-ano, kumbaga. Hindi happy? Hindi naman sa'yo hindi happy, pero hindi fulfilling. Ah, okay, yes. Yun. Parang, nurse ako, tapos nag-work ako sa radio station, tapos nag-sales ako, tapos nakailang vocational course ako, apat. So, parang sabi ko, ang dami kong ginagawa, ang dami kong gustong gawin, pero parang hindi fulfilling. Parang, at the end of the day, parang there's still lacking ng na parang, yun nga, parang hindi pa to yung passion ko. Oo. Pero bata ka pa, creative ka na talaga. Actually, hindi. Mm-hmm. Yung arts ko, hindi ganun mababa yung grades ko sa arts. Oo. Siguro nag-start lang talaga yung hilig ko dito. Kasi, frustrated fashion designer ako. Mm-mm. Since my mom kasi, nung bata pa ako, yung nakakatawang part, paborito ni mami si Marimar. Yung teleserye dati. Yes, So, nung mayaman na si Marimar, pag nakita niya na yung episode na ganito yung suot ni Marimar, after a week, tatahiin niya, yun na yung suot niya. Oh. So sabi ko parang ang galing. Uh-huh. Parang na-in love ako sa fashion. Uh-huh. Kaso naging problema, wala naman akong sa arts. Parang hindi ko kaya mag-drawing. Uh-huh. Okay. Hindi naman ako makapanahe. Pero yung love ko sa fashion, nandun talaga. Uh-huh. Ever since na bata ako. Uh-huh. Mahilig ako mag-dress up, mahilig ako kapag may mga party, gusto ko talagang dress to kill, gano'n. Hanggang yon sa eventually, hinahanap ko pa rin yung way ko to fashion industry. Hanggang sa, fashion photography. Ito na yung yung sinundan ko talaga, ito na yung inuno sa akin ni Gabi. Pero paano ka na-introduce? Actually, it's a long journey, tita. Nag-start yun kasi, nung kabataan ko, kaseksihan ko, kabaling kinitan ko, mahilig ako sa mga photoshoot, parang model-model ang peg ko dati. Tapos sabi ko, siyempre umiidad tayo, parang nawawala na sa shape, ganyan-ganyan. Hanggang sa parang naisip ko, ba't hindi ko naman itry yung... Ikaw ang nasa behind the camera. Yes. Oh. Ako naman yung mag-take ng picture. Kasi nandun na din naman yung interest ko. Mm-hmm. Tapos yun, eventually, nag-try lang ako ng... Actually, bumili ako ng camera for myself lang talaga. Mm-hmm. Sabi ko, pipicture ako lang yung mga OOTD ko, ganyan-ganyan. Parang
hindi ko in-expect talaga na mararating ko yung kung nasaan man ako ngayon, mm-hmm. kung ano man yung narating ko, hindi never ko siyang in-expect before. Mm-hmm. Pero di ba ano, Kenneth, hindi naman siya yung tipong sobrang mahal para ka makapag-start sa ganyang profession? Actually, nag-start ako kasi tita, hindi naman din ganun kamahal talaga yung camera ko. Though it's a hard-earned ano talaga kasi sinave ko yung kinikita ko sa job ko. Nag-utay-utay ako pag may mga commissions ako, dinatabi ko muna kasi mabili ko yung first camera ko. Ayun, medyo mahal lang kapag nag-indulge ka na dun sa passion. Uh-oh. Kasi from time to time, ay, parang gusto kong bumili ng ganito, mm-hmm. gusto kong mag-upgrade ng ganito. Yun, investment talaga. Mm-hmm. Pag sa ganun. Pero yung pinagsimulan ko, hindi naman siya ganun ka. Mm-hmm. So yung halimbawa na yun nga, di ba may mga friends tayo na gustong maging photographer pero kulang pa rin sa budget, they need not worry na kailangan na nalang ng malaking halaga para makastart. I know. Kasi ako naniniwala, ako wala sa gamit. Mag-start ka ng kung ano yung available, kung ano yung kaya mo. Ang number one na kailangan kasi i-gamitin dito is yung artistry mo, yung skills. Kasi i-direct mo sila eh, no? Kayo ang nagde-direct sa mga model? Ah, yes. Oo. Mm-hmm. Ako naman, ano, good thing kasi, nag-modeling ako before. So, may idea ako on how to direct models. But then, kasi ngayon, ano na eh, with the help of ano of social medias ganyan or yung generation ngayon madali na maka-access through internet, so YouTube lang madali kang matututo. Pati yung ano ba, pati yung pag-aaral kung paano mag-operate ng camera or paano yung mga angulo at ganyan, nag-aral ka ba or nag-enroll somewhere or on your own din? Ito tita yung nakakatawa nung nag-uumpisa ako. Ang dami kong message na photographers na, sir, baka po pwedeng mag-PA sa inyo para lang matuto. Sir, baka ganyan. Ito, walang pumansin sa akin. Walang pumansin sa akin kahit isa. Sabi ko, ba't naman ganun? Gusto ko lang naman matuto. Willing ako magbuhat ng gamit, tayungan sila, abutan sila. Gusto ko lang, yung parang basic knowledge, matutunan ko. Walang tumulong sa akin. So ang ginawa ko talaga, lahat ng natutunan ko, lahat ng alam ko, self-taught. Mm-hmm. Oo. May na-discover ka ba sa sarili mo na di mo alam noon na meron na di mo akalain na meron ka palang ganun? Ako tita kasi nung especially nung college days, high school days, never ko naman naisip na maging photographer ako. Hindi siya pumasok sa isip ko. Kasi ang mundo ko dati nasa pagsasayaw. Dancer talaga ako dito. Doon talaga umiikot yung mundo ko. As in talaga pag sinabi mo ano talaga yun yung pinaka-passion ko, yung pinaka-gusto ko. Gusto talaga umaga pa lang sumasayaw na ako. Hindi, pag nakikita mo yung product mo ngayon, maski ikaw na-amaze sa sarili mo. Oo, parang natutuwa ako na parang yun nga kasi ilang taon ba ako? Parang 28 na yata ako noon, nung na-realize ko na photography yung passion ko. Mm-hmm. E biruin mo, mula bata ako hanggang 28, ano yung iniisip ko? Diba? Parang mo, hindi siya ano, hindi siya relevant dun sa kung ano ako ngayon. Parang, yun nga, super thankful lang kay God kasi binigyan niya ako ng something na hindi ko sinasabing magaling ako. Pero parang pinaramdam niya sa akin na ito yung something na nag-exao. Yun yung masarap sa pakiramdam ko na finally, there's something na masasabi kong proud ako sa sarili ko. Paano ka na, so saan ka nagsimula? Sa tao ba agad? Or sa product? Anong mga unang sinishoot mo? Events? Pinaka nagsimula talaga ako, tita. Super random photos. Parang sa street, cellphone lang yung una kong gamit. Natawa na ako, mag-picture lang ako ng kung ano, dumaang jeep, parang bangka, ganyan. Kung ano lang, random lang. Until nakabili nga ako ng camera ko. Yung pinaka nag-start talaga yung ano ko, yung parang pinaksimula dun sa gumagamit na ako ng camera. Ito yung nakakatawang
nakakatawa nga, eksena nung ano, kung paano ako nagsimula. Birthday kasi nung ex ko. Ngayon, sabi ko dun sa friends ko, kasi yung ex ko taga Tabing Dagat. So, sabi ko sa friends ko, uy, ano, punta tayo dun sa birthday ng, ano, jowa ko that time. Sabi ko, dala kayong damit, picturean ko kayo. So, kasi Tabing Dagat eh. So, in-expect ko, yung mga friends ko, ang dala nila, parang mga pangdagat, mga fluffy, flowy dress. Tita Mina, yung isang dala gown. May corona pa. Naloka ako. Talagang akala niya, photoshoot na photoshoot. Kasi talagang gown na gown. Uh-oh. Sabi ko, talaga wag ganito. Tapos yung isa nakasuit talaga. Naka-ano, talagang malala. Sabi ko, sige, edin. Mas natuwa naman ako kasi yan, picture-picture. Until, syempre, nung ipopost ko yung photo sa Facebook, tinanong ko kung sino yung designer. Which is si ano si Miss Ken. Magagandang dami. So tinag ko siya hanggang sa naging friend ko siya. Actually, like ko sinasabi paano ako nagsimula. Isa si Miss Ken sa dahilan kong nasaan ako. Yes, Miss Ken Laluna. Kasi pagbaguhan kang photographer, wala nang papansin sa iyo. Eh. Wala namang ano na parang napakaswerte ko na meron akong isang Ken Laluna na napahiraman ano? Niya ako ng mga damit. Kasi yung sa photo, total package yan eh, as a whole. Even though maganda, magaling yung photo, kung hindi tutugma yung model, hindi tutugma yung damit, hindi tutugma yung location, hindi pa rin siya ganun magiging kaganda. Ang galing, ano? Kasi may pwedeng ang dinala niyang gown ay na-rent lang niya sa palengke or ano, pero ang nadala niya talaga is from somebody na kilala na. Yes. No? Yes. Kaya nung na-post mo yung pictures na yon, ano, bili mo mga tao kasi yun agad ang... Yes, oo. Kasi parang sabi ko... Amazing how God works, ano? Oo, kasi kung hindi yun nangyari, parang, kasi ang nangyari kasi noon eh, after noon, nag-connect kami ni Miss Ken, tapos nag-dire-diretso na kami na shoot ng gawa niya. Uh-oh. So eventually, nakilala talaga ako na high fashion na agad yung mga sinushoot ko. Ayun. Pero kung hindi nangyari, parang I doubt na hindi magiging ganun kaano yung progress ko sa industry. So paano mo natutunan yung mga pag-edit-edit? Yun? Ako, ano kasi tita eh, ang yung pag-e-edit ko talagang naging process yan. Until now, work in progress naman ako. Pero so parang ano, nalalaman mo na lang sa feedback ng mga tao na ang ganda, gano'n? Yes, tita. Oo. Pero ang ano dyan, kasi ang naaalala ko, there's this friend of mine na nilapitan ko. Sabi, kasi maganda yung connections niya. May ko, be, baka naman may alam kang kahit maliit na magazine. Na ano, gusto, pangarap ko kasi talaga yung tita. Sabi ko, kahit maliit na magazine, kahit ano lang. Ang sabi niya sa akin, hindi pang magazine yung kuha. Oh, okay. Sabi niya ganun, parang sa akin, masakit. Uh-oh. Kasi if you're doing something with all of your heart, tapos biglang i-degrade siya ng ganun, medyo masakit. Pero hindi ko siya tinig ng ganun lang. Challenge nasaktan ka. Ako, pero chinalenge ko sarili ko. Okay, sige, hindi pang magazine. Mm-mm. Actually, nangyari yung Tita Mini kasagsagan ng pandemic. Uh-huh. Yes, sinabi niya gano'n. So parang medyo recent pa, no? Oo. Oo. So sabi ko sa sarili ko, since pandemic, nag-stop operation din kami yung company namin. Ganyan. Ginugol ko talaga yung pandemic time ko sa pag- develop ng skills ko. Yes, that's very nice. Maraming tao kasi parang ano, no, taken for granted nila, akala nila yung pandemic break time lang, magtatamad-tamad sa bahay, yes, na tigil lang muna ang mga activities, pero madami ding naka-realize na i-maximize yung time. Yes, tita. Kasi ako naniniwala ako, yung pandemic nandiyan yan for a reason. Yes. It's actually for a reason. Hindi lang yan dinala sa atin na, oh, bahala na kayo dyan. Yes. Hindi. May reason. Kasi ako, kung hindi nagka-pandemic, hindi ako magkakaroon ng time na i-develop yung skills ko.
yun yung naisip ko na, ito yung reason sa akin ng pandemic. May kanya-kanya tayong reason. Nani-redeem ka naman talaga ni God kasi sunod-sunod ang magazine feature mo. Yes, ayun, talagang sobrang... So, paano naman nangyari yun na nagkaroon ka na talaga ng break sa magazine? Ayun, nag-start yung tita, yun nga, dinevelop ko talaga yung skills ko with regards of editing, on how to compose a good photo. Kasi hindi siya biro talaga, tita. Kasi ako kasi, as a photographer, tumatayo din ako sa creative director. As in, sobrang hands-on ako pagdating sa project. Mm-mm. It's like, pinakakilaman ko pati makeup, yung accessories, ultimo ko ko, sobrang detalyado yes, ako. Totoo yan. Nag-start yung ano ko, yung journey ko sa magazine. I contacted village people. Mm-hmm. Ayan, kasi gusto ko talaga na maging ano. Kasi ako naniniwala ako, there's no harm on trying. Uh-oh. Pero may I ask mo na, bakit? Bakit ka fixated sa magazine? Ano, tita? Gusto mo yun? yung ano kasi, yung part kasi ng ano, yung love ko nga sa fashion. Sa fashion. Kasi, since hindi ko nga siya kayang gawin sa pananahi, sa pag-drawing. Sa sarili mo. Oo. Ang inano ko na lang, sabi ko, gawin ko siya sa photographs. Tapos, what's the best way to, or platform, para dun sa fashion photography, kundi magazine. Mm-hmm. So, sabi ko talaga, pangarap ko talaga, kasi talaga tita, ang pinaka wildest dream ko talaga is maging fashion photographer sa New York. Wow! That's my wildest dream. Ganyan. So, nung ano, pero ako, hindi ko rin naman, nagpe-pray ako. Sabi kasi na, naniniwala ako kasi nung ano, sinabi to ng isang celebrity, once you pray, lakihan mo yung prayer mo. Yes. Kasi God is big. Pag maliit lang yung prayer mo, simple yung prayer, parang sinabi mo na, simple lang at maliit lang yung kaya ibigay sa'yo ni God. So ako, I've been praying. Pero at the same time kasi, naniniwala ako na God's plan is better than our plans. Okay. So pag ako kasi nagpe-pray din kami, sinasabi ko, God, ito po yung prayer ko. Pero kung ano po yung plano nyo, yun po yung masunod. So ako, nagpe-pray ako na maging mapasok ko yung industry ng magazine. Pero at the back of my mind, sinasabi ko, kung para sa akin po, ibigay nyo. Kung hindi, okay lang po. Parang gano'n. We still leave it up to him na we trust his plans. Yes. Yun, tita. Tapos, ayun, nakailang try ako sa mga magazines na nag-message ako, ganyan. Ilang rejections din yung natanggap ko. Until yun nga, nag-chat ako sa village people kung pwede akong kahit ano lang, isang makapag-contribute ng photo for an article, ganyan. Sabi niya, nag-reply naman, sabi niya, sige, kung meron kang kilala dyan na okay yung fanbase. Pero yun, ano yun, tita, yung mangyayari, no, ipapasok ko yung photo, pero upon approval pa rin nila yun. Mm-hmm. Walang guarantee na... Nakuha na agad nila. Oo, na ipapublish nila. Mm-hmm. Tapos yun, sabi ko, nag-iisip ako, sabi ko, sino pwede kong picture? Kasi wala naman ako, hindi naman ganun kalaki pa rin yung network ko that time. Until, kung naaalala nyo, Tita Minnie, nung nagkaroon ako na fashion show for a cause. Ayun, one of my models doon is si Pini Mercado. So sabi ko, ito, maganda yung fanbase niya, malawak. So inano ko siya na siya yung kukuhanan ko for village people. Tapos nung nung process nun, ang haba kasi talagang from damit to accessories, talagang sobrang planadong-planado, which is ako naman yung pinaka-creative director, pero yung team behind it, talagang wala, masasabi ko all out din sila. Yung designer, makeup artist, ayan. Until sa nag-come up nga kami nung photoshoot,
for Queenie Mercado. Pagkapasa ko, kinakabahan pa ako. Sabi ko, kasi yun yung first ko eh. First magazine ko ever ko. Sabi ko, ganyan. Di pagkapasa ko ganyan. Ano ba? Ano bang mangyayari? Sabi ko, kasi medyo somehow, kasi tao din lang naman tayo. Yung parang minsan napapakot ka na rin sa rejections. Minsan parang minsan may mga point din ng life na parang, ano ba? Tigil ko na. Suko na ba? Ganyan. Nandun ako sa verge ng gano'n nung nagpapasa ako. Sabi ko parang, God, kung para sa akin to, itutuloy-tuloy ko. Ayun, tapos nagulat na ako. No, sabi nung pinaka, ano, nung magazine na, gusto nila. Uh-oh. Nagustuhan nila. Tapos hindi lang siya, ginawan lang ng basta article. Ginawa siyang cover ng wow. Ano, ng meron kasi silang different ano nung magazines nila. VPIC exclusive yung tawag nila. Mm-hmm. Doon siya nilagay. Mm-hmm. Kasi pwede siyang ano eh. Kasi doon, pag nag-feature, pwedeng article lang. Pero iba yung i-upload ka talaga sa IG nila. Mm-hmm. Ganyan-ganyan. Nandun. So ako parang nabuhayan ako. Mm-hmm. Kasi sabi ko, lahat ng ano ko nag-pay off. Yes. Yung kasi nila minihindi ko talaga magandang. So ano nangyari yung isa nagsabi sa'yo na ano, hindi pang magazine ang kuha mo? Ako wala naman ako. Wala akong ano, wala akong galit sa kanya. Hindi, o kasi pero ibig sabihin na nag-reach out pa rin ba siya sa'yo na natuwa siya na ang laki na ng improvement mo? Hindi naman, pero I know nakikita niya yung mga works ko. Kasi eventually this ano, almost every month, meron yung ako. Oo, eh, na yan. Nakikita ko yung post mo. Oo. So, sobrang... At saka, di ba dapat thankful din tayo sa kanya? Kasi siya ang nag-parang push sa'yo eh. Oo, yun talaga. Yun yung sinasabi ko na kaya wala ko sa manalob sa kanya. Kasi kung hindi din dahil sa kanya, hindi ko pupush sa limit yung sarili ko. Dapat talagang ganun eh. Dapat tayo... we should be able to accept criticism, constructive yes. criticism. Iba naman kasi yung naninira lang talaga. Kaya sa yung padala sa atin para ma-improve pa natin yung sarili Oo. Natin. Eh. Actually, nasa sa atin kasi, Tita Mini, kung paano natin i-accept yung mga bagay-bagay. Mm-mm. Positive or negative, merong iba na may dumating na positive sa atin. Pero hindi naman tayo maging grateful doon. May mga ganong tao. Yes. Meron naman mga negative na yung dumating sa atin, pero still, tinitingnan pa rin natin yung beauty behind it. So, yun yung isa yung nasa natutunan ko talaga. Na parang, everything is happening for a reason. Yes. Talaga. Kahit pagbalik-balik mo yan, hindi may maintindihan ngayon. But eventually, inireveal sa yun ni God, ito pala yung reason kung ba't nangyari yun. So, halimbawa, Kenneth, if you will... give some tips para sa mga aspiring photographer like you. Ano yung isa sa mga tingin mong valuable na matutunan na lang mga nag-uumpisa pa lang? Ako, isa talaga sa lag. Kasi ako, Tita Mini, nakailan na akong apprentice. Oh, nag-apprentice ka. Oo, okay. Yes, Tita Mini. And mas magagaling na sila sa atin ngayon. Oo. Saka nakakatuwa, diba? Kahit noon walang pumansin sa'yo, pero ikaw iba yung attitude. Tita yung inano ko. Sabi ko dati, walang tumulong sa akin, hindi ko yung ipaparamdam sa anyone na lumapit sa akin. So, anyone na lumapit sa akin, yung binibigay ko lahat. Yes. Yun pa yung inano sa akin ng friend ko. Sabi, huwag mo ibigay lahat, huwag mo ituro lahat, kasi baka maungusan ka. Ako hindi. Ako rin, hindi rin ako naniniwala sa ganun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Sabi ko, lahat ng apprentice ko, binuhos ko lahat ng knowledge ko, inilatag ko sa kanila. Kasi ako naniniwala ako, even though alam na nila yung techniques ko, alam na nila, magkaiba pa rin kasi ng takbo ng utak ang tao. Ayun, iniinaano ko na, pwede nilang i-copy yung sa akin. Pwede nilang ano, pero iba pa rin yung mabibigay ko kasi ano eh, flavor yes. dun sa ginagawa kong project. Ayun, kung meron akong lagi kong sinasabi sa mga naging apprentice ko na, actually, given naman to, madali na alos yung iba naman alam din, pero lagi kong ine-emphasize lang, always give your 100%. Kahit gaano kaliit na project yan, kahit gano'ng kalit na project yan,
ibigay mo yung 100%. Kasi walang malaki, walang maliit. Wala, wala tita. Kasi, for example, kung paid yan, tapos may dalawa kang paid na project, yung isa mababa, yung isa mataas, parehas mong bibigay yung 100%. Kasi ako, naniniwala ako, at the end of the day, ang sarap sa pakiramdam na kahit mag-fail ka, kung alam mong binigay mo yung 100% mo, masaya sa pakiramdam. Unlike kapag nag-fail ka, kasi alam mong hindi mo naman binigay lahat, ang sakit. Mm-hmm. Eh, tsaka ano, ikaw kilala kita, dahil minsan, para sa love for support for tourism, nagbibigay ka ng free mo na service pay, di ba? Ay, yes. Ako, tita, kasi pero nga, at kahit na free yun, 100% pa rin talaga ang effort. Oo. Kasi ako nga, tita, na-experience ko yung walang tumulong. So, sabi ko, once na merong may chance na tumulong, yes, is ibibigay ko yung self ko to help. Kasi naniniwala ako din sa sinasabi nila, do not build your riches here sa earth, i-build mo yung riches mo sa heaven. So every time na nag-help ka, isipin mo, you're building your riches sa heaven. Yan na ba ang life lesson na ina-apply mo lagi sa sarili mo, or meron ka pang pwedeng i-share sa mga viewers natin? Ako, one important lesson in life. Ako kasi talaga, ang dami kong naging lesson sa life. Isa sa talagang mapapanindigan ko na like ko ding sinasabi na kasi people tend to worry from time to time. What if ganito? What if ganyan? Paano bukas? Paano ganito? May darating na ganyan, may ganito. So, makinig ka. Ako, no matter what factor in life, God will provide. Magugulat ka na lang Iba kasi gumalaw si God. Magugulat ka na lang na parang, for example, parent ka, wala kang pang tuition, papalapit ng papalapit, minsan dumating na sa deadline, wala pa rin. Pero bigla maya-maya, meron. Magugulat ka na lang, napatapos mo yung anak mo. At may reason kung na-delay man ng konti. Yes. Diba? Oh, yes. Parang yung sa akin, parang ako, tita Mimi, kasi lahat ng kung anong meron ako dito ngayon, pinag-pray ko siya ng 2013. Nung time kasi na yon, sobrang walang-wala ako. Sobrang devastated ako. Wala akong career, wala akong love life. Ang health mo. Ang health ko, maano pa, tapos yung family ko hindi rin okay. Pinag-pray ko siya, kasi meron kami sa church namin na prayer and fasting. Pinag-pray ko talaga siya ng painte. Tapos, yun nga, totoo yung sinasabi nila na in God's perfect time. Hindi nga binigay ng isang, tong career na to, hindi nga binigay niya yung magazine na yan, hindi niya binigay na isang plakdaan na may due process. Na para may season, yes, for everything. Para kapag dinala ka niya doon, ready ka na. Tama. Saka sabi na, diba, kung nabigyan ka ng maliit na responsibility and you did it well, mas ready ka na. Sa mas, yes. Pwede kasing baka ibigay niya ngayon, hindi ka pa ready, hindi mo pa alam kung paano i-handle yung ganong situation. Nasasayang lang. Yes. Medyo napapatiri kayo. Wow! Okay, so, nako. Mainit. Wala ba yung aircon? Wala ka sana yung aircon. Hindi ko akalahin kasi, diba? Hindi ko akalahin kasi, yung mga masyadong, pag na nakikita kami ni Kenneth, madalas yung mga light chika-chika. Pero ang lalim pala dahil sa dami mo nang pinagdaan. Kasi, yun nga, pinatatag ako ng experiences. Na, kasi hindi, never naging easy din kasi talaga yung pinagdaanan. Pero diba, ang sarap naman ng rewards, no? Ay, sobra. Sobra. Yung time na nagsunod-sunod yung magazine, feature, tapos, nirecognize ako.
as top 100 photographer na Philippines. Ang bilis ang parang bilis ang progress. Ang bilis. Oh. Mabilis talaga siya. Nagulat ako. Nauna lang talaga muna yung mga difficulties. Pero nung dumating naman na yung time mo, yung divine timing mo, ang bilis. Sobra. Even though yung mga ano. Pati sa love life, di ba? Pinag-happy ka na. Yes. Oo. I couldn't ask for more. Yes. Oo, so, di ba? Pero I'm sure the best years are ano yet to come. Yet to come. Diba? Oh, still looking forward kung ano pa yung iahain sa akin ni God. Okay. Thank you so much, Kenneth. Ang dami kong natutunan sa iyo. Hindi ko akalain, pati ako natuto. Diba? Nakaka-refresh na makita, makita mo sa ibang tao kung paano nag-work si God sa buhay. Yes. Diba? Very inspiring talaga. Yan! So we would like to thank Project Studio. Nandito po kami ulit ngayon. Located at Abenson's Building, right? RDC. Oo. Ayan. RDC Plaza nga pala. Sa taas ng Abenson's Building. Yes! Punta po kayo rito at marami pa rin silang gimmicks, promos para sa inyo. Yes. You still have something to say, Kenneth? Ayun, gusto ko lang sabihin, ayun, thank you so much, Tita Mini, for having me here. Thank you din. Ayun, sobrang grateful ako na nabigyan din ako ng opportunity to inspire others, which is lagi nung ginagawa. Kasi isa din kayo sa mga nagpa-inspire din sa amin. Thank you. Ayun, para kay mga anak ko na eh. Yes, diba? Thank you so much. Ayun, and then sa lahat ng nanonood, ayun, advice ko lang sa inyo, never stop chasing your dreams. Ayan. Laging isipin nyo na may magandang plan si God para sa'yo. Amen. Thank you so much and see you sa next episode ng Mina Lessons. Bye!